Mahilig ka bang kumain ng tamon? Inaaraw-araw mo ba ito? Anong lasa? Mapakla? Mapait? O baka naman pasimple mo lamang itong tinatapon? Ganon ba? Okay lang yan, Dudong. Meron talagang taong maselan. Meron talagang taong maselan. Kunwari, kinakain. Ngunit, palihim palang binubuga. Lalo na kapag madilim at walang may nakakakita. Naku naku, Dudong, huwag ka lamang magpapahuli. Baka ma-turn off sa'yo si Inday. Yes, tama ang narinig mo. Iba ang iniisip ng ibang mga babae kapag nahuli ka nilang dinudura mo, tinatapon mo ito. Iniisip nila na nandidiri ka. Kaya naman, huwag magpapahuli. Marahil ay narinig mo na sa ibang tao na ang paglunok ng tamod ay merong magandang benepisyo sa kalusugan at kagandahan ng isang tao. Ang chismis na ito ay naipasa na sa nagdaang ilang mga henerasyon. Ngunit, ang gantimpala nga ba nito ay merong katotohanan? Sa katunayan, ay oo, kahit na nakakadiriman at ginawa ito galing sa pintuan ng babae. Kung saan kayo lumiligaya? Ang tamod ay nagtataglay ito ng iba't ibang sustansya kapag ito ay kinain. Pero sapat ba ito para isama pang araw-araw na pangangailangan? Saan nga ba galing ito? Ang tamod ay maputi-puti at malakulay abo na naipapalabas ng lalaki kapag sila ay nag-o-orgasmo. Ito ay nagiging parang Trojan horse na nagsusugod sa egg cell ng babae. Kadalasan, ang inilalabas ng lalaki tuwing orgasmo ay merong nasa 2 ml at 5 ml lamang. Salungat sa paniniwala ng marami na ang similya ay puro lamang ito sperm cell, ang totoo ay isa lamang itong parte nito. Ang tinatawag na seminal fluids ay binubuo ng iba't ibang katas ng mga sarili, kahit sa maliit lamang na dami. Nakakagawa ang mga ito ng isang ligtas at malusog na sasakyan ng mga sperm, papunta sa kanilang patutunguhan na hindi mamamatay-matay. Ito ang mga sustansya at mga nagtataglay ng vitamin C, ascorbic acid, zinc, calories, lactic acid, magnesium, potassium, sodium, fat, and protein. Kahit na nagmukhang parang pangkaraniwang iniinom ang bitamina ng sustansyang ito, ang kakarampot na 5 ml nito ay hindi gaanong kaapekto sa katawan ng isang tao. Ang naiiba lang rito ay ang zinc, na kung saan ang orgasmo ay nakakaapekto ito sa pang-araw-araw ng kailangan ng isang tao. Ngunit, mas mainam pa rin na makuha ito sa ibang paraan. Kahit na napatunayan na merong nutrisyon ang mga tamod na ito, masyadong maliit upang maapektuhan ang mga sarili. Maliban na lamang sa zinc, ibig sabihin ay kakailanganing lumunok ng marami talaga upang umepekto ito sa bawat isa. O, ayan ha. O, alam nyo na ha, yung 5 ml, nako, hindi masyadong nakakaapekto. Siguro may konting-konti, pero huwag kang mag-expect na lahat ng protina ay papasok sa iyo. Kaya kung gusto mo talaga, nako Dudong, dapat itira mo yan kay Inday. Ipunin mo, huwag kang magsariling sikap ha, kasi sayang naman. Alam mo bang meron din itong nakakaganda rin ng kutis, pero huwag mo itong gawing pampaganda ng iyong sarili. Ganon, dapat ginagawa lang ito para mawala ang stress mo. Kung minsan-minsan, ginagawa lang ito sa mga mag-asawa, yung meron talagang nagbibuild na ng kanilang family. So, ayun. So, kung ikaw ay mag-jowa pa lamang kayo, nag-i-start pa lamang kayo sa inyong relasyon, nako, huwag nyo itong subukan. Dapat mag-aral muna kayo. Yan ang atupagin nyo. Hindi porket alam nyo na merong
benepisyo ay dapat nyo nang subukan. Huwag mali po iyon. Dapat yung mindset nyo, yung nakafocus lang kayo sa pag-aaral nyo. Lalo na ngayon na nag-uumpisa na ang pasukan. So, ayon, para lamang ito sa mga meron ng pamilya, yung may mga anak na. So, ayon, so alam nyo na, Dudong Inday, na merong benepisyo ito. So, ayon, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo talagang kainin o huwag na lamang. Basta ang importante, kagaya ng nabanggit ko kanina, na huwag mo na lamang ipakita kay Inday o kahit sino pa man na mga kinakasama mo, dahil na-o-offend sila o baka naman syempre ang una nilang iisipin talaga na nandidiri ka, kaya mo ginagawa iyan. So, kung ikaw ay mismo nandidiri ka, huwag mo na lamang gawin, dahil talagang masasaktan ang mga babae. Yung talagang ma-o-offend sila, ganun yung ibig kong sabihin. At ganun pa man, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun lamang. Maraming salamat. So, ayun. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Thank you for watching. Bye!